Punta tayo doon sa muli, binisita ni Governor yung Medicare Hospital. Ano po ba yung nakita ni Governor doon na dapat pang mabigyan ng pansin pa? Ano pa ba yung mga kulang pa? Siyempre po sa infirmary hospital, medyo may ilan pa pong mga kulang. Pero ang isa po sa nabanggit po kanina ni Go ay yun pong magpapadala daw po siya dito ng bagong x-ray machine para po makater po yung hindi lang po sa bayan ng Polillo, ganun din po yung mga kalapit bayan namin. May mga ilan din po siyang ilalabi sa mga agencies po para po yung services po ng infirmary hospital ay madagdagan po or mas marami pong magagawa yung amin yung infirmary hospital po na nandito po sa aming bayan. Sapat po ba ang mga doctors o mga personnel dyan, Mayor, na mga nakalagay? Para kahit saan naman po hindi hindi sapat dahil marami po lalo na po dito po sa aming bayan kakaunti po ang nagiging interesado lalo-lalo na po yung mga medtechs, yun pong mga radtech, pero nagtutulungan na lang din po kami kung paano po namin mas magiging may improve yun pong health services po. Nabanggit ni Gov kanina ay magpapadala daw kayo ng mga scholars na mag-aaral sa in terms of dun sa medicine? Isa po yun sa goal namin na makapagpadala po kami ng scholars na may doon po sa mga courses na connected sa health services. Tulad nga po nung mga radtech, yun pong mga nutritionist, yun po yung mga kailangan namin na wala naman kaming makuha at mag-apply dito sa aming bayan. And in return po doon ay meron po silang return of service sa government. How many years in service po sila pag sakaling sila po ngayon makapagtapos? Hindi pa po namin napapansya po ilang years po at currently discussing pa lang po kami para po kung paano po namin i-implement yung program at kung saan po kami kukuha ng budget para po doon sa scholarship. Pero nailatag na ni Governor yung mga dapat naayusin, no? Opo, nailatag na po niya. Bale, gusto po sana naming ma-adopt or makita yung resolution po nila kung paano po nila, yung ordinance nila kung paano nila ito inilatag para po maging successful din po yung scholarship programs. So ngayon po ba mayroon ang available dyan, yung wala pang ECG? Wala pang yung ultrasound? X-ray lang? May ultrasound po, mayroon din pong X-ray. Hindi ako sure kung may ECG. Pero nagbabasa nung result? Result po ng x-ray is meron naman pong nakandagbabasa po na ng x-ray results po doon po sa mismo Medicare Hospital. Sa tiyan-tiyan niyo po, Mayor, ilan pong mga tao dyan araw-araw ang dumalagsa na nagpapagamot? Madami din po dahil according po doon po sa kanilang mga data sinabi kanina, ang pinakang maunti nila sa isang araw na na-ultrasound is 8. Then sa x-ray naman po is parang maunti na yung minimum na nila yung 20. Then humihigit pa pag yung talaga pong busy days po ng hospital. Kumusta ang status ng Polillo in terms of health dito sa inyong bayan? Health, currently investing pa rin po para po madagdagan yung services po na available lalo-lalo na po din sa aming rural health unit. Kami po ay may mga programs din po na ibinababa para po masigurado na yun pong mga kababayan namin, lalo na po yun sa mga barangay, mga malulusog pa rin. Pero open kayo, Mayor, sa mga possible investments na possible sa mga investors na gusto maglagak ng mga hospitals dito? Why not po? Biyaya naman yan. kung makakapag-servisyo naman po sa aming mga kababayan, ay bakit po namin tatanggihan?